Guys, welcome back to my YouTube channel. So today I decided na magkaroon ng video kasi meron tayong mga in-order sa Lazada. And dumating na yung lima doon sa mga na-order natin na yun. So ano pang hinihintay natin? Sinira na natin. So kadarating lang niya kanina, bale ngayon ay October 20, 2021. Dumating siya kanina. Ngayon kasi ay 11:10 na. So, disinfect na siya kanina and then may ginawa lang kasi ako kaya ayan, ngayon ko siya kasimulan gawa ng video. So, simulan na natin. So, lima yung ating dumating na parcel na dineliver sa atin ni Lazada. So, na nagdi-deliver sa amin na medyo kakilala ko na siya kasi siya na yung noon pa ay nagdadala ng mga in-order ko galing sa Lazada. So, ito yung unang parcel na bubuksan natin. So, lima siya. Ito yung una. Basahin muna natin to. So, in-order ko siya noong October 16. Tapos ngayon siya dumating which is 20. So yun lang naman. So yung nawakan ko siya, parang alam ko na kung ano to. Ito yung tumbler na binili ko para sa tatay ko kasi meron siyang bagong bike but wala siyang kasamang tumbler. Diba yung mga bike may lagay ng tumbler sa may bandang baba. So wala siyang tumbler. Nakita ko yun. So I decided na bumili ng tumbler para sa kanya. So yun, nakasulat naman dito. Portable outdoor bottle 750 ml. Ayan, for mountain bike. Dustproof daw ito. So, isa. Minula ko ng isa lang. Isa na natin. Yeah. So, okay siya. Bubble wrap. Na-disinfect ko na yung labas niya pero sige, disinfect na rin natin ito para sureness ng ating pagkamaingat. Tapos kuha tayo ng gunting. Para mas madali natin. Ay! So, okay, maingat yung kanyang seller kasi nga ay nakabalot siya sa sa bubble wrap. So, pagkatanggal ng bubble wrap, ito na. Order level packaging list. Parang ano lang din siya, resibo. Tsaka yung mga item variation, yan, family black. Wow. Parang kagaya lang din nung nasa labas ng Lazada yung plastic. So, eto na. May lalagyan na siyang ganito. So, yun pa yung isang hinanap ko na maganda may ganito na. Kasi, baka yung available na ganito doon sa bike is hindi naman compatible dito. Hindi ka siya, parang ganun. So, eto, dalawa na siya. At para mas makita nyo, ito po. Ayan. So, tingin ko okay naman siya. Eto nga pala, i-plastic. Eto din. Plastic. Pero mukha naman siyang mati.
matibay. Bagong-bago yung amoy niya. Tapos ito, ito yung inuman, syempre. Igaganan lang siya. Tapos, isasara. Kagaya lang din ng mga nabibili natin sa mga iba. Okay? So, satisfied ako. Ito sa una nating parcel. Magkakaroon na siya ng tumbler sa kanyang bike. So, next item tayo. So, ito naman. Nadisinfect ko na to. October 17 ko siya nabili. And then, ngayon siya dumating. So, ito ay galing San Pablo, Laguna. So, ito yung Bisol Triangle Waterproof Cycling Bag. So, naisip ko rin siyang bigyan ng cycling na bag. Itong bag na to, katabi lang siya ng tumbler doon sa baba ng bike. Parang may, parang isasabit mo lang siya doon. Maliit lang talaga siya. Kasi, mahirap naman kung malaking bag yung gagamitin ng mga bikers. Diba? Wala naman silang dadali na ganun. Na malaking gamit. Kaya, okay na siya. Okay na yung ganito. Katingin. Isasabit na lang doon sa bike. As in, wala pang nakasabit sa katawan nila. So, buksan na natin and let's see. By the way, nabili ko siya ng 55 pesos lang. Ayan. Tapos, parang free shipping siya. Ayan. Sakto, 55 lang yung binayaran ko. So, tingnan natin kung okay naman. Dito pala sa Tumblr, nabili ko siya sa halagang 57. Pero, parang may shipping fee pa siya, kaya parang close to 100 na yung price niya. Dito talaga, parang natatandaan ko 55 lang. Wala akong binayaran ng shipping fee. Sabi-sabi ko kasi siyang chineck out last time. Okay. Let's see. Blue yung binili ko kasi blue yung black niya. Ay, blue yung bike niya. Blue yung bike niya with combination ng black, white, and gray. So, ayan. Blue-black ang aking napili. Bisol. Ayan. Yung plastic niya is medyo malabo na. Pero hindi naman natin dun masusukat yung ganda ng item. Syempre dun mismo sa bag natin. So, dahil mura lang siya, we don't expect much. Para sa akin, basta may malagyan lang ng mga gamit ng konti. So, ito yung tiketa. Actually, parang legit naman siya. So, may washing instruction, Bisol. And the soul of bicycle. Yan. So, sa loob, certificate lang. Magkita ba? Ayan. Basta certificate lang yan. Tapos, ito na yung mismong bag. Okay. So, okay naman. So, yung bag, di ba, may papaganan siya. Isasabit mo lang siya ng nakaganyan. Tapos dito. Tapos dito yung tumbler. Nakaganan yung tumbler. Basta ilalim ng bike. So,
Parang okay naman siya. Okay. So, okay naman ako. Worth 55 pesos, walang shipping. Tapos doon sa isa, actually normal naman yun, may 38 pesos na shipping. Okay, next. Ito naman. Ano nga ba ito? October 17 ko siya binili. And then, ngayon siya dumating. Galing siya sa Valenzuela, Metro Manila. Ay, madaming address. So, 721 ang bili ko dito. Ito ay WD-40 bike chain cleaner and degreaser. Yan, so parang kanya lahat to. Actually meron pang iba, pero ito yung unang tatlo, kanya talaga to. Ayan, sa tatay ko. Ang binili ko is bike chain cleaner and degreaser 10 ounce. Tapos ay WD-40 bike all conditions chain loop 6 ounce. So, dalawang item to. Sa pagkakatanda ko, degreaser tsaka yung all condition na cleaner ng bike. So, hindi ko makalog-talog. So, nakalagay, dinikita nila ng ganito. Kasi nga, babasagin. Parang ganito. Tapos, naglagay sila ng thank you note. Ayan o, salamat note. Thank you so much nakalagay. So, mukhang maganda kasi parang pinaghandaan. Sana natin. Okay, naka-bubble wrap. Sprayan ulit na. Ay! Wait. Sprayan ulit natin. Para. Soreness. Hindi ko alam kung alin ang ibabaw at ilalim ng spray. Pero nakita ko kasi sa Lazada, ito yung pinaka-top sale na binibili pang linis ng bike. So, syempre, hindi naman maiiwasan sa bike na yung chain niya is kakalawangin. Tapos, di ba may mga chain na parang tuyo-tuyo, basang-basa. So, nakita ko naman yun. So, kailangan talaga ng panlinis ng bike. Tapos, ito yung nakita ko. Actually, may brush pa akong binili. But, sa China kasi siya magmumula. So, tingin ko, hindi talaga siya makakasabay sa dating nito. Medyo matagal talaga siya. Kasi nga, nag-undergo pa yun sa customs. Nag-clearance pa siya sa customs. So, hindi talaga magsasabay ang dating ng dalawa. But then, yeah, hindi pa naman kailangan siguro to masyado. Kasi kabibili pa lang naman ng bike niya. This is para handa na. Kasi habang maaga, kung biglaan man na magka-problema, kung biglang basat, mas maganda na yung may handa. Kasi yung kung kailan kailangan, tsaka lang bibili. Sana rin kasi ako na ganun, na hindi ako pwede nang mauubusan yung mga kailangan bilihin na. So, after the bubble wrap, nakabalot pa siya sa dito sa karton. Yan, pero nalalaglag na siya. Yan, so, ito na yung mga binili natin.
Actually, meron pa akong mga ibang in-unbox na video, pero hindi ko na marami akong na-unbox ng mga nakaraan pa, pero hindi ko lang siya na-video kagaya nito. So, eto, Bike Chain Loop Specialist W40. Ay, parang baliktad siya. Wait, baguhin natin yung settings. Okay na. Eto na. Mababasa nyo na siguro ito, hindi na baliktad. So, Bike Chain Loop W40 Specialist reduces friction, prevents rust and wear, smooth gear transition. So, ito yung ginagamit. Sa likod may mga danger, yung mga ganyan. Tapos, may kasama siyang ganitong stick. Hindi ko alam kung para saan. Well, basta, nakabili na tayo niyan. At ito pa, yung bike degreaser, W40 din ito. Specialist. So, ang nakalagay dito, fast acting, removes grease and grime from gears and chains. 300 ml. Ito ay 6 ounces, 170 grams. Actually, I have no idea kung anong meron dito, pero alam ko na panlinis na ng bike. So, ito siguro liquid. Yung isa, hindi ko alam kung ano yun. So, sa last mall ko naman siya binili. So, I think this is legit. Okay na. This is our fourth parcel from Lazada na dumating today. Okay. So, ito naman ay October 18 ko siya binili. Then, ngayon siya dumating. From Valenzuela, Metro Manila, Valenzuela City. Ito ay Mitsushi 360 degrees zinc alloy rotate cold top kitchen faucet. Ah, faucet. So, hindi ko sure kung nasabi ko na sa inyo na magpapagawa ako ng tubig dito sa house. Actually, kasi meron kaming tubig, but tumutulo lang siya every other day na may specific time. Halimbawa ay 3 p.m. to 9 p.m. lang, ganun. Tapos every other day siya. So parang ang ano namin ay nagsasawad kami, iipon. So parang hassle kasi minsan kapag busy, hindi na natin ano, parang additional effort para magsalin, magsahod. Ganun. So, I decided na may tubo na naman dito. Yan, sa malapit ng water district. So, why not magpakabit tayo ng tubig na anytime, basta bubuksan mo yung gripo, is andun na yung tubig, di ba? Mas, ano yun, less hassle. Hindi mo na kailangan mag-ipon, hindi na sisikip yung bahay, kasi hindi ng problema natin. Kapag nag-iipon, halos puno yung bahay ng mga tumbler at saka mga timba na puno ng laman ng tubig. Eh, paano kung maliit na lang yung bahay, kagaya ng kanitang sa amin? So, yun, naisip natin na magpalagay na ng tubig. And syempre, hindi yun mangyayari kung walang mga kagamitan sa tubig, mga tubo, mga gripo. So, bumili tayo. So, yun, sa lababo kasi ay wala kaming gripo. So, bumili na ako ng gripo para ikakabit na lang ng ikakabit yung tubig. Yan, ito nabili ko, 209. So, nasabi ko yung price ng tumbler at saka ito. Ang price nga pala ng WD ko, na panlinis ng bike, is
721. Ewan ko, nasabi ko na kanina. Basta 721. Ngayon, etong green ko sa lababo is 209 ang bili ko. Ewan ko kung kasama na dito yung shipping fee. Basta nakalagay dito, declared value, 209. Parang hindi pa. Kasi nakita ko dito, ano, 50, ano lang. E 93 ang tanda ako. So, yung nakalagay dito, 209, yun yung presyo sa Lazada, wala pa yung shipping. So, ito na yung, ito last month to Mitsushi. Tignan natin kung maganda. So, nakakahon siya. Tapos, may sticker lang siya ng Mitsushi. Ayan, tapos may barcode. Tapos, ito yun. Yan yung binili ko. So, sa kahon, ang masasabi ko naman, okay naman siya. Kaya lang, ito, nabaluktot na. Pero, hindi naman dun, no, hindi naman yun ang titingnan. Tinitingnan natin, as long as maganda yung nasa loob. Okay, okay tayo dyan. So, buksan natin. Saan natin buksan? Dito siya. Alright. So, yung faucet, yan, sinasabi ko sa inyo, maingat naman pala. Kahon lang ang medyo baluktot. Medyo baluktot, gusot, gano'n. So, ito yung faucet na binili natin. Naka-bag siya. Tela to. So, alam natin yung iniingatan. So, pwede natin higitin ito. Tapos, makikita na natin. Makikita na natin ito. Okay, mukhang bagong-bago. Makintab. Ito ba yung nagagalaw? Ayun, nagagalaw. Ganyan. So, excited na ako mailagay ito. Sana mailagay na agad. And may kasama siyang tubo. Yan. Hindi ako tubero, hindi ko alam kung hindi ko alam kung talagang paano ito ikakabeta. Pero tingin ko, para ito dito, ito sa unang, di ba lababo? Dito, ito yung unang tubo na kinakabet. So, ewan ko sa tubero kung pwede ng ibang tubo yung mga kasunod. Pero ayan na. May kasama siya nito. Naka-plastic din. At naka-seal. Hindi siya bukas. So, hindi ko na siguro bubuksan yung plastic since wala naman tayong magagawa sa tubo and nakikita naman natin yung tubo from this. So, ayan, medyo nabibimbo. So, hindi ko sure kung good choice siya. Tatanong na lang din at siguro magko-comment na lang din yung tubero kung maganda yung item o hindi. Kasi sila talaga ang makakapansin ng kagandahan ng item. So, yun yung pang-apat. Ngayon, nandito na tayo sa last item. Which is yung ating shower. So, itong shower na to, nagustuhan ko siya. Though, hindi siya nabili sa last mall. Pero, nakita ko yung rating nung seller at saka nung bumibili ng item, puro 5 star siya. So, parang siguro pwede na rin to kasi magaganda naman yung mga comments and yung mga pictures. Mukha namang walang problema since 5 stars nga yung mga inilalagay nila. And then yung rating ng seller doon sa Lazada ay nasa at 99.98. And then, chat response is very, very good. Kasi nagre-reply talaga sila. May tinanong ako doon eh, yung sa heater.
tinanong ko kung anong perfect na heater para dun sa shower. And nag-reply naman sila. But then, hindi na ako bumili kasi parang medyo mahal yung heater and medyo hindi rin ako parang ano doon sa mainit na tubig. Since hindi naman tayo nasa Baguio or sa Tagaytay. Doon malamig din naman. Kaya lang, minsan kasi pag naliligo tayo ng mainit tapos malalamigan tayo, doon tayo nagkakasakit. So, sabi ko, wag na lang kasi pag nagpakabit noon ay kukuha rin ng electrician. So, mas malaki ang gasto. So, tapos ganun nga kapag naman maiinitan ka ng malaliligo ng malagamgam tapos malalamigan ka rin naman kapag nagkakasakit. So, think ko, yung tamang lamig na lang ng tubig, kung ano man yun, basta may tubig na lumabas, basta magkatubig tayo sa CR, okay na yan. And, the reason why I bought this item is, hindi mo siya makikita sa, yung mga binibilhan talaga sa mga mall na mga pambahay. Dito ka makakita ng 4-in-1 na shower. Shower na may faucet na. Nung una, ang plano lang natin is magkaroon ng tubig sa CR and gripo, okay na. But then, nung nakita ko to na may gripo na, may shower pa, why not? Mukha namang okay yung item. So, may shower siya na isa, na steady, may shower siya na naaalis, yung handy. And then, meron siyang bidet. Oh, bihira may makikita. May bidet siyang kasama, and then the faucet. So, 4-in-1 siya. So, dun ako natuwa sa bidet. Kasi, yung mga iba kong nakita sa Lazada, tatlo lang. Yung steady na, na shower, yung handy. Tsaka yung faucet. Eh, ito, may bidet. O, saan ka pa? So, parang all, all-in-one. Ganun. So, wala naman kaming flush sa toilet bowl. Pero, tingin ko, useful yung bidet nung nakasama doon sa shower na yun. So, pinintay natin. Pwede na natin siguro nga i-unbox. Okay? So, nakalimutan pa ba ako sabihin? So, siguro maalala ko naman yan mamaya. So, ayun na nga. Let's go! Ito ay malaki. As in, nung di natin siya dito, tingin ko maraming napatingin. Kasi, lima nga siya, tapos yung isa malaki. sa ito na siya. Hindi ko alam kung kaya ko itong buhati. Yeah. OMG! So, malaki siya. Mabigat. Coyote. Coyote yung niya. So, nakapanood din ako ng live nito sa Lazada. So, parang okay naman siya. Coyote. So, ganito siya. Teka, pakita lang. Nang mas malaki. Ayan. So, ayan. Coyote. So, malaki siya. Malaki. Actually, excited na akong magkatubig sa bahay. Kaya, nag-invest na rin ako ng talagang panggawa nito. Ng kung paano makakapita. Nabili ko siya ng 2,247. 2,500 yung original price niya. Pero nabili ko siya ng 2,247. So, parang free shipping siya. Hindi ko na, basta naka-discount tayo.
Mula 2,500 naging 2,247. Okay po. So, ito ay Coyot Stainless Steel Bathroom 4-in-1 Brass Body Shower. With rainfall, shower head high, pressure toilet bidet, spray store. Malabo. Basta ganun. Sabi ko na lang sa inyo, basta 4-in-1 siya. So, ayun na, galing siya sa, itong ano, sini-OD ko to. Galing siya sa Manila, Binondo. Okay, in-order ko siya October 18. Ngayon siya dumating. Isirain na natin yung bubble wrap. Bubble wrap. Iba yung feeling ko pag nag-unbox ka ng mga binibili mo. Lalo na yung useful sa bahay. Ito na, Coyot. Nakalagay dito, there is always one for you. 304 stainless steel shower set. So, naka-tape siya. Sa lahat. Satisfying kapag ano, talaga. Nagbubukas ka ng mga binibili mo. Tapos malaking tulong sa bahay. Okay? Chat ko yung ano diba yung seller nito and sinabi ko sa kanya na I'm hoping sa isang magandang item, hopefully maganda naman yung item, and wala naman tayong nakita na ano na masamang comment sa kanila dun sa kaya gaba ko na lang siguro masyado kasi may ganito siya. Taklo. Tapos, ito yung mga items na nasa loob. Ito yung naka-steady na shower. Okay. Parang goma yung mga white. Tapos, plastic, yan. Plastic yung black. Tapos may ganito siya. So, naka-bubble wrap. Naka-bubble wrap siya. And, ito. Ito yung naka-ziplock. Naka-ziplock siya. And then, ito. Tingin ko ito yung sa ano, sa handy. Yung shower na natatakbo. Oh. Okay, dito siya nakalagay. Ito siya. And
sarili siyang lalagyan, kagaya rin. Tapos ito pa. Ito, parang sa telepon. Hello. Hindi ko alam kung saan to. Basta yan. So parang hindi mo masyadong makita ng ano, kahit transparent yung plastic. Okay. Ano pa? Okay, ito yung handy. Talan! Gaya rin siya nung malaki. Goma and then chalk plastic. Tapos may ganito. Tapos ito 24, hindi ko naintindihan. Pero naka-seal siya sa plastic. Tapos sa loob, nakabalot ito sa tela. Ah, tela. O basta ganito, yung madulas. And, ayun. Ay, alam ko na to. Ito yung lalagyan nito. Ta-da! Yan! Ito. Ah, ito yung pang-move. Diba, nakaganan. Itaas-taas, baba. Oh, okay. So, naka-ano siya, naka-seal pa siya. Kung sa kaganito siya. Ako, mahalaga to. Hindi, actually, lahat ng item is naka-wrap. Kung hindi siya babalarap sa ganito. Tapos meron din sa parang eco bag. Ang nakaharap. Ito siya nakabay. So, ano pa? Ito. Ito yung tubo. Parang iningatan talaga siya. Ito yung tubo. Steel siya. Baka. Okay? Nakaganito siya. Ako bang naiwan? So, ito bakal. Eto, nakalimutan ko. May ganito pala. Will you marry me? Eto, hindi ko alam kung ano to. Bilog na goma. Tapos, eto, naka-seal din. Naka-seal din siya. Mga tornilyo. Ito nito. Sa natin. O ganyan siya. Sa loob niya may kasama. Tornilyo to, tapos plastic. Plastic na parang binabaon, dinidirba to. Tapos eto,
Yung bilog, nakagaya nito. Goma. Nagbigay sila ng extra. So, yun, nakalagay siya sa box. Ayun, nasahan ka na. Ang cute. Cute ang box. And then, this one. Oh, 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 oh. Oh. Ito pa. Naka-box din. Ah, bidet. And then, wala ko yung bidet. Actually, may nakita ko sa comment na, na ano, na parang silver yung binibigay nila na bidet. Buti, buti black yung binigay nila. Kasi, itatawag ko yun. Kung hindi black yung binigay nila. And then, bigat ah. Naka bag. Naka eco bag. Buksan natin ito. Yun. Ayun. Bakal. Okay. Ganda. Ito yung pihitan niya. Yan o. Thanks. Thanks. Tapos, ito yung, ano ba to? Parang may nakalagay dito na. Shower, faucet, bidet. At dito ko mamimili. Ganun ba? Siya na ano, baka dito shower faucet bakal siya, ganda ganda makamarugin mo ito. Oh, papapaturo na lang tayo sa tabi. Okay, papapaturo tayo sa kubero. And then after that, yung eto, may kasama siyang lalagyan ng mga saba na chunk. May kasama siyang lalagyan ng mga saba na chunk. Baka ganun siya. So, di ba? May kasama pang ganito. Tagang nung nakita ko, parang ando na lahat ah. Doon na lang bilhin. Kaya yun yung binili ko. At saka mas mura siya kaysa doon sa mga nasa last one. Hindi nangrapan ako baba na. Pinakita ko kanina. And then, ito. May ganito siyang kasama. Hindi ko alam kung ano yan. Tape? Tape ba yan? And, ito pa yung isa. Ah, I
notice. Ito yung nakaganda. Tapos ito malalagay yung malaking steady na shower. Bakal ito. Oops. Ay! Sira. So ito bakal ito. Ay! Dalawa. Okay. Ta-daan! Ta-daan! Saan mo pong maganda? Excited na ako. So, dalawa siya. Isa dito. Tsaka, isa dito. Napigtal yung ano. Ito na yung last na laman. Yung shower. Parang will. Ha, mga ganito. Tapos, ito. Ito. Sa ating CR. Excited na ako na. Makita siya sa CR. So, I hope na-enjoy niyo yung ating unboxing na video. And tingnan natin kung anong magiging resulta ng mga gamit na to. Kung maganda ba talaga or somewhat. So, yun na lang for this video. Salamat. And hope to see you on my next video. Bye!